that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food, who formed the creatures with his word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below but makes thy glories known, and clouds arise and tempests blow by order from thy throne. Creatures as numerous as they be are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. In heaven he shines with beams of love, with wrath in hell beneath. 'Tis on his earth I stand or move, and 'tis his air I breathe. His hand is my perpetual guard, he keeps me with his eye. Why should I then forget the Lord who is forever nigh? He is forever nigh. Hello po! Magandang umaga po. Welcome po muli sa ating prayer covenant ngayong umaga. Kami po ay patuloy na nagagalak at natutuwa na palaging po namin kayong nakakasama sa activity po ng ating iglesyang ito. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuti at maayos ng kalagayan. So sige po, bago po tayo mag-umpisa sa ating maikling devotion, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kapahingaan sa buong magdamag. Thank you Lord dahil patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan at patuloy mong binibiyayaan Panginoon ang aming mga buhay. Lord God, sa mga sandaling ito, hinihiling po namin na ang presensya mo ang manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw nga po ang magsalita, ang boses mo nga po ang aming marinig. At mangusap ka po sa aming Panginoon upang maintindihan namin ang aral na nais mong dalhin sa amin ngayong umaga. Lord God, we ask your Holy Spirit, Panginoon, na samahan kami sa mga sandaling ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa mga awit 8:1-9. At hayaan niyo po akong basahin ito sa Magandang Balita version. O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang katanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmastan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis. Lahat ng ibong lumilipad
at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O yawi na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Sa ating pong binasa ng mga talata, ito po ay tumatalakay sa kadakilaan po ng ating Panginoon. Pinapakita po sa atin dyan kung papaano niya po nilikha ang lahat ng bagay dito sa mundo at kung gaano niya po pinahalagaan yung mga tao over his all creation. Nais ko pong bigyan pansin dito ay kung paano po ba, ano po ba ang tao ayon sa kanyang pagkakalikha at ano, paano niya po tayo binigyan ng halaga. Sadyang napakadakila po ng ating Diyos. Ginawa niyang napakaganda ang mundong ito. Lahat po ng nakikita natin dito sa mundo natin ay nilikha niya. Ngunit po ang pinaka-espesyal na nilikha niya ay ang tao. Ang tao po ang nakakakita, nakakaalam ng mga bagay na ginawa niya. Ginawa niya po tayong katulad niya. Niya na may kaalaman sa lahat ng bagay. Ngunit, syempre po, mas mababa tayo dun sa kanya. Nilikha niya tayo o ang mga tao upang mangalaga sa kanyang mga ginawa. Special po tayo kasi tayo yung nakakita, nakakadama, nakakarinig, nakakaalam sa mga nangyayari sa paligid natin. Binigyan niya tayo ng authority na pamahalaan ang lahat ng bagay dito sa daigdig niya. Isa pong bagay ay binigyan niya po tayo ng pagkakataon na purihin siya at maitaas po ang kanyang pangalan. Sa lahat po ng nilikha niya, tayo lamang po ng mga tao ang makakagawa na yan. Kaya bilang tao po, binigyan niya tayo ng responsibilidad o ng obligasyon dito sa mundo. He wants to show us His goodness to us bilang nakakita ng lahat ng mga bagay na ginawa niya. Sana po mailagay natin sa sarili natin, sa buhay natin yung perspective na nilikha tayo ng Panginoon upang bigyan siya ng papuri at pagsamba. Nilikha niya po tayo upang makita yung karangalan niya. Nilikha po tayo ng Panginoon upang makita ang mundong ginawa niya. Nilikha po tayo ng Diyos upang pangalagaan ang mga bagay na ginawa niya. Nilikha po tayo ng Panginoon upang makita na tayo po ay mahalaga sa Kanya, sa Kanyang mga mata. At nilikha po tayo ng Panginoon upang makita ang espesyal na lugar na ginawa niya. This scripture po, nire-remind po tayo na napakahalaga natin sa mata ng ating Panginoon, sa ating Ama. Isa po itong pagpapaalala sa atin na mahalaga tayo sa Kanya, kaya dapat pahalagahan din po natin ang lahat ng bagay na nilikha niya. Tayo po ang nag-iisang caretaker ng mundo na ginawa niya. Kaya nararapat lang po na gawin nating obligasyon ito sa ating Panginoon. Ang awit po na ito or sa itong scripture po na ito ay nagsisimula at nagtatapos po sa isang kahangahangang pagkilala ng Panginoon na pagkilala sa ipinakitang kahusayan at kadakilaan po ng ating Panginoon. At nawa po ay maging isang paalaala po ito sa atin kung gaano po kadakila ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po at napakabuti mo po sa amin. Salamat at pinagkatiwala mo po sa amin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Salamat po dahil napakahalaga namin sa iyo. Tunay nga po na wala kang katulad, Lord, at nag-iisa ka lang po na Diyos namin. Nawa po maging
reminder po sa amin itong talatang pinag-aralan namin ngayon, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ay nagmula sa iyo. At bilang mga tao, Lord God, ay matuto kaming pangalagaan yung mga bagay na nilikha mo. Lord, tulungan mo po kaming maging mabuting tagapangalaga na iyong mga nilikha. At maisapuso po namin to palagi. At Panginoon, dalagin ko din po na sa umagang ito, sa pagsisimula po ng aming araw, ingatan at gabayan mo po ang bawat isa sa amin. I-bless mo po kami at gabayan, Panginoon, sa buong araw. Sa iyo po namin itinataas ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Alam mo ba, kapatid, pinagpala ka ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Eh, nandiyan ka eh. Nakinig ka ng mga salita ng ating Panginoon. Ibinangon ka ng Panginoon mula sa gitna ng kadiliman ng magdamag, walang malay. Pero bakit pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na bumangon ka? Dahil mahal ka ng ating Panginoon. Halika, samahan mo ako sa diwa ng panalangin. O banal naming Diyos na makapangyarihan, ganun na lamang ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Nahayag ang iyong kalwalhatian sa amin sa iba't ibang paraan. Dahil ibinangon mo kami at pinagsama-sama mo kami para muli naming marinig ang iyong mga salita galing sa inyo. At dahil diyan ay Diyos, dalangin ko na patuloy na igawad mo sa amin ang iyong bendisyon. Ang bendisyon na kailangan namin sa maghapong ito, sa gitna man ng kalagayan ng lipunan at kalagayan ng iba na aming mga kapatid na mayroong pagsubok na pinagdadaanan. Alam ko, Panginoon, alam po naming lahat, hindi mo kami pababayaan. At dahil yan, O Diyos, magpapanimula kami sa aming mga gawain at umaasa kami na kung ano man ang mga kailangan namin sa araw na ito ay inyo pong ipagkaloob. Kung kailangan namin ang kaligtasan, Panginoon, sa mga paglalakbay at sa mga gawain namin sa maghapong ito, igawad mo ang ligtas na buhay para muli naming maranasan ang iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan. Umaasa po kami, dakila naming Panginoong Diyos, na bigyan niyo kami ng aming mga pangangailangan, yung mga walang pagkain, O Diyos, pagkalooban mo sila ng mga pagkain. Yung mga walang trabaho, O Diyos, gumawa ka ng paraan para ang kanilang mga trabaho na hinahangad sa kanilang mga buhay ay magkakaroon sapagkat walang imposible sa inyo. At sa panimula ng aming gawain sa araw na ito, let your love be upon us. Let your benedictions be upon us as we begin our journey today. At umaasa kami, Panginoon, ng bendisyon na iyong igawad sa amin ay isang masagana, isang mapayapa, isang ligtas at punong-puno ng pag-ibig mula sa iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming panalangin. Kalakip ang mga bendisyon na aming nabanggit galing sa inyo. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.